Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. LA, kumusta? I'm doing good, Tito Boy, and I am very excited, nervous, overwhelmed, and all in all, blessed po. Okay, talk about why you're nervous, why you're excited, why you're blessed. Because the biggest movie of my life is gonna be releasing soon na po. At ang pelikulang ito ay? In His Mother's Eyes po. Tell us more about In His Mother's Eyes. In His Mother's Eyes is a story about a special boy named Tim po who has autism po. Na he grew up without his mother po, na iniwan po siya ng mami niya. Pero yung nagpalaki po sa kanya, yung tito niya pong gay po. Bakit siya iniwan ng mami niya? To work in Japan po. Para? Para sa paggagamot ko po, tsaka sa pag-aaral ko para po. Para din kay Tim, yes, which is played by Tim. You. Yes po. Your mother is played by? Miss Maricel Soriano. The great po. Maricel Soriano. The one at ang and tito only. Mo is played by? Tito Roderick Paulate po. So, ang sinasabi mo, ang kwento ay, ang nanay mo ay pumunta sa Japan dahil gusto niyang maipagamot si Tim. Dahil nga merong ASD po. That which is Autism Spectrum Disorder. Okay. Tapos, iniwanan ka sa iyong tiyuhin. What happened? I grew up na not knowing her and I grew up having a routine. Having a routine with my Tito Bibs, which is Tito Roderick po. And I grew up na loving music. And I grew up wanting to be a singer po. Lalo na po yun na po yung challenge ko bilang astim po na gusto ko maging singer na may autism po ako. Ano yung naging problema doon? Hindi ka pwede maging singer? Because I was bullied po. Hindi po ako tanggap sa school ko po na sa story, nag-audition po ako para sa Glee Club po ng school namin na pinahiya lang po ng mga tao. Pinagtawanan po ako, hindi po ako tinanggap sa audition, tsaka mas pinamukha sa akin na autistic po ako. Anong klaseng preparasyon ang ginawa mo para sa role na ito? Nag-interview po ako ng mga mommy na may special na anak and I took care of the special kid for probably 2 or 3 days po. Sinamahan ko talaga po siya. Tsaka, interview lang talaga po, Tito Boy. Anong na-discover mo nung nagre-research ka for the character? Yun po, very different talaga po lahat eh. Kaya nga ako personally, hindi ko masasabi na tamang-tama ako kasi it's a very, very wide spectrum okay. po. Okay, ang sinasabi mo ay hindi pwedeng ito lang yun. Yes. It's very personal, it's very individual, it's very unique to the person. So, sino si Tim dito? Anong klaseng bata siya? Si Tim ay isang high-functioning ASD po na pinifigure out niya kasi yung sarili niya. Kasi since he's high-functioning, aware naman siya sa surrounding niya. Aware siya na autistic siya. And he's aware na kulang yung mabibigay niya or kulang yung meron siya para makuha yung pangarap niya. Okay. Opo. Anong nangyari nung nabully si Tim sa school? Dahil nag-audition, pinagtawanan, in other words, hindi siya trinato ng maayos ng kanyang mga ka-schoolmates. Anong nangyari? Anong epekto ang meron doon kay Tim? Hindi niya napaprocess. At dahil hindi niya naprocess, anong kilos niya? Nahihirapan po siya mas express sarili niya, mas nalito lang po siya. Kasi sa story po, Tim is getting to know how life works po. Parang Tim wants to learn how to be normal. He wanted to be normal po in a sense na matanggap siya ng society po na hindi niya alam na which is mali po yun. Parang dapat he needs to be his self po. Kailangan niya matanggap na special siya in his own way po. And that's what is normal. It's to embrace very, who you yeah. are. To embrace that you're special. Pero easier said than done. Sabi yeah, mo, easier said hindi than naman done siya po aware. Eh. How was it working with 2 great actors, LA? It's an undescribable feeling po talaga sobra. Parang kung alam niyo lang po, Tito Boy, every night nung nagsushooting po kami, iyak po ng iyak pag-uwi kasi grabe po yung love and support at saka yung mga lessons na nakuha ko po sa kanila. Parang naramdaman ko po talaga na anak po nila ako. Tsaka hindi po talaga kasi madali yung ginawa ko po, Tito Boy, na in a sense, I really needed all the help I can get po. And okay. Dun po ako sobrang thankful sa director ko po, si Direct FM Reyes po. Ah, okay. Yes po. Very, very good. Sa FM Reyes. Yes po. Sobrang hindi niya ako pinabayaan po na hindi siya pumapayag na pag
Hindi siya papayag na okay lang. Gusto niya beautiful talaga po. Pero ano pang preparasyon ang ginawa mo as an actor? Nag-method acting po ako. Anong ibig sabihin? Sasabihin ng mga kaibigan natin, ano ba ang method acting? For me, method acting is living the character itself. For me, it's being the character. Not, you're not gonna act it po. You're gonna be the character po. Na hindi, wala, hindi ka bibitaw. Ito boy, kahit nag-cut na yung cameras, kahit nasa bahay ka na, ko pa rin yung character mo po. Yun siya for me po. I know... Mahirap yun, ha? Yung yes, mag-snap po. Out of the character. Yes, so po. Minsan, nadadala mo sa bahay. Kaya ngayon, naiintindihan ko kung bakit. Pagdating mo sa bahay, iyak ka pa rin ng iyak. Yes po. Naiintindihan ko yung method dahil nabasa ko yung being. LA, as an actor, can you really be the character? Nararating mo talaga yung point na ikaw yung character, naging sitim ka? Yes po. Talaga? Nawala talaga po ako, Tito Boy. Mm-hmm. Nawala ako. Gusto ko bigay yung buong puso ko po talaga dito. And binigay ko po yung buong pagkatao ko sa character ko na sitim. Kasi I have a great love in my heart po. You know my mom po, Mommy Flor. She raised me to be a very, very good boy po. And she raised me to love everyone po. And yun yung gusto ko po maipahiwatig as Tim po, na gusto ko makita ng mga tao na pag nakita nila si Tim, sasaya sila, yung puso nila gagaang, na kahit special siya, pero grabe yung tagos sa puso yung pinibigay niya po sa inyo. Kumusta yung estilo ng pagdidirect ni FM Reyes? He is very meticuloso po, in a very good way naman. Paano? Siya yung klase ng director na may linya ka, ito ang ibig sabihin, ito ang gagawin mo, dito ang kamay, dito ka lalakad, pagdating mo dito, or is it a kind of director na that's your space, that's your character, yan ang mga linya mo, do it. Nasaan siya? Papakita niya talaga po sa inyo kung anong kailangan mong gawin. And yung po yung ano, sobrang big deal para saan, kasi hindi po lahat ng director ganun. Yung literal po, Tito Boy, before the scene, nagre-rehearsal pa lang kami, umiiyak na siya para sa amin. Talaga? Ipapakita niya talaga po sa amin kung ano yung emotion. Tsaka talagang iseset niya po yung mood para sa emotion. Tsaka ano po eh, yung na-appreciate ko po sa kanya, he directs with his heart po, not with his mind po. Tsaka ano po eh, yung process niya po, it's more on getting to know the character in a sense na totoo na talaga po, yung hindi ko inaarte po. Kung halimbawa, ipinapakita niya kung paano ang isang eksena gagawin, iiyak ako dito, tatakbo ako doon, sasampalin kita, hindi ba yan pressure sa'yo, sa isang artista, na baka hindi mo magawa yung kanyang ginawa? Yes po, Tito Boy. Of course, pressure yun. Yes, the pressure is there po, but at the same time, sobrang sarap sa pakiramdam pag nagawa naman po. Yung po, it's a very rewarding feeling po na magawa po yung guidance na binigay niya, na in a sense na mas umangat pa po yung eksena. Kasi hindi lang po sa guidance niya, syempre, yung sariling way na rin po namin ibibigay yung eksena. Tama. Kaya sobrang lahat po, angat po talaga lahat. Lalo na po sila Miss Maricel, sila Tito Roderick po. Sobrang ginagawa po nila yung lahat para matulungan po ako, tsaka umangat talaga po yung mga lahat ng eksena. Okay. Talk about your scenes with Roderick Paulate. Kumusta siya as an actor? Paano ang mga eksena ninyong dalawa? Oh my God, Tito Boy. I love him. I really love him. Because po, I also grew up po with my uncle who is also gay po. Mm. Na sobrang nakikita ko po yung tito po kasi nag-pass away na po siya nung pandemic po. Kaya yung tuwing titingnan ko lang si Tito Roderick, umiiyak na talaga po ako. Tapos siya po, sobrang galing niya talaga po. Yun lang po masasabi ko, Tito Mabilis. Boy. Mabilis po siya eh. Napakahusay. Walang mga pagkakataon na na-overwhelm ka by their presence. Halimbawa, let's start with Roderick muna. Mamaya na si Maria. Na parang, my God, I'm in front of a great actor. I'm in front of the Roderick Paulate na, di ba, ang bibilis nila? Yes po. Na parang action, ando na. May very overwhelming feeling naman po, syempre, hindi po mawawala yun. Mm. Pero ginamit ko po siya as a way to push myself na eto na, I'm with the greatest actors in the world. Mm. It's time for me to be great na rin. Parang okay. Alam ko po, eto na rin yung oras na ibigay ko po lahat ng natutunan ko po. Sa lahat po ng mga naging acting coach ko po, sa lahat po ng mga nakasama ko sa buhay ko po, doon ko na po, pag nakikita ko na silang dalawa, okay. Alam kong oras na ibuhos po yun. Kay Maricel, kay Maria,
kumusta yung mga eksena? Ano po? Sa trailer kasi, napaka-low-key ni Maricel. Napaka-bait, napaka-tahimik, napaka-husay. So, kumusta yung mga eksena mo kasama si Maricel? With Maricel po, with Mommy Maricel, sorry. Si Tim po kasi galit sa kanya eh. Si Tim ay parang may malaking wall sa kanya. So, every time na may eksena kami, andun yung wall palagi po. Hindi, never ang galit niya ay nanggagaling saan? So, iniiwan po ako. Kasi po, ano eh, parang bata pa lang po ako, umaasa na ako na bumalik siya eh. Parang yun po yung story din po na si Tim, gusto niya laging nakabukas yung pinto po ng bahay. Ayaw niyang sinasarado po. Dahil? Iniintay ko po umuwi si mami ko po. At dahil hindi siya umuwi, galit si Tim sa kanya. Opo. May paboritong eksena ka kasama si Maria? Yung favorite scene ko po with mami ko is yung nag-tantrum po ako. Sa na nasa trailer. Bahagya yes, ng mga eksena yun, ng mga scenes ay nasa trailer. Yes po. Paano mo ginawa yun? Napakaganda. Thank you po, Tito Boy. Thank you. Yung just came out, Tito Boy, sa totoo lang, parang hindi ko siya inisip, hindi ko siya pinlano sa utak ko po. Hinayaan ko lang lumabas po. Parang naging open lang talaga po ako sa mga ganun. Na nabuhos ko po yung lahat ng naipong kong galit sa loob ko, lahat ng stress ko po. Doon ko pa linabas sa eksena na yun. Kasi, share ko na rin, Tito Boy, nagyari po kasi nung day na yun, yung i-shoot na po namin yung tantrum scene ko. Namatay po yung asa ko po. Kaya dumagdag na rin po yun. Kaya binigay ko po yung best ko for my dog na who just passed away moments before na putin ko po yung eksena na yun. In his mother's eyes. Kailan naman mapapanood ito ng Sambayanan? This coming November 29 na po, Tito Boy. All cinemas nationwide po. And we're gonna be having our premiere on November 28 po. 28? Yes. The day before 29? Yes po. Imbitahan mo ang lahat? Everyone po, sa lahat ng nanonood po, buong-buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo. At sana po, masuportahan niyo po kami nila Ms. Maricel Soriano, nila Tito Roderick Paulate, and of course, me po, sa parating na pelikula po namin na In His Mother's Eyes, this coming November 29 po, all cinemas nationwide. Kaya sana po makapunta kayo kasi it's a very, very special movie for me. LA, maraming salamat. Thank you po, Tito God bless you. God bless you. And all the best. I really love talking to you po, Tito Boy. In His Mother's Eyes, November 29 in cinemas all around the country. Maraming salamat. Nagparamdam na bang kakambal natin? Natin? Naghihintay siya? May hinihintay ba naman? Tumawag man lang ba after? Hindi ba siya dumalaw? Ewan ko. Inabandonan na niya ako, pati ang anak niya. Kuya, hindi na ako kilala ng anak ko. Lucy, hindi ka na malengke at nawala ng isang araw. Matagal. Taon. Aray. Tim, hinihintay ka ng nanay mo. Gusto mo siya puntahan? Lahan ba talaga siyang puntahan? Ako ayoko talaga ng siopaw. Kasi nung bata ako, sinabi ng Lucy ito na pusa daw ang laman ng siopaw. Chismosa siya. Gusto lang niya masolo yung siopaw na dala ng tatay namin. Ah, makasarili siya. May lakad ka. Obvious ba? Saan ka ba pupunta? Diyan lang. Lucy! Ba't ang dami mong tanong? Nung umalis ka ba, nagtanong ako kung saan ka pupunta? Nung dumating ka, nagtanong ako bakit ka dumating? Bakit nga ba hindi mo ko tanungin? Na, okay lang ba na nandito ako? Okay. Kasi ako makita lang kita. Ang saya-saya-saya ko na. Ano ba kasing ginawa mo? Kuya, nanginis lang naman ako.
Lucy, tanga ka ba talaga? Kung makatangka na mo kasi, kuya. Anong gusto mo sabihin ko? Kuya. May sarili siyang mundo, may sarili siyang routine. Pag ginalo mo yun, magugulo siya, magpapanik siya. Pinista mo naman kasi. Kung ano yung mga pwede, hindi ko pwede gawin para sa anak ko. Nalimutan mo? Ah, oo nga pala. Matagal mo na kaming nakalimutan ng anak mo. Diba? Itiko mo yung bibig mo, ha? Isara mo yan. Kung iiyak ka, hinaan mo kasi ayaw ni Tim nakakarinig yung umiiyak! Iniiwan niyo ang bukas ang gate. Pero hindi niyo ako pinatuloy sa mga puso niyo. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.